pa naman. Oh, ang lakas ng loob niya. Oh my gosh. Grabe, ang lakas ng loob. Ay! Ang lakas ng loob, oh. Grabe diyan kaya yung pinakamalakas. Oh my gosh. Ay! Oh no! Hindi yan. Oh my gosh. It's sinking. Oh, lumubog na. Lumubog na, lumubog na. Ayun, oo. Oh, oh. Ayun, lumubog na, oo. Oh. Oh my gosh! Bakit kasi pumunta ka? Oh my gosh. Wala, hindi yan makakaano, tingnan mo. Hoy, please. Lumulubog. Oh my gosh. Lumulubog. Hello guys, mga my loves. So, first time ko po ulit maka-experience ng bagyo dito sa Pilipinas. At nakakalungkot po talaga kasi first week pa lang po akong nakakarating kami ng kapatid ko. Is dalawang napakalalakas na bagyo na po kagad yung naranasan ko. At talaga pong for 25 years na hindi ko po yun uli naranasan, is naranasan ko po uli. Yung nakakatakot na pakiramdam na tila nabubuhat yung bahay mo sa lakas, tapos yung yumayanig-yanig yung bahay. Tapos maririnig mo yung mga kalapit bahay mo na tila nag-aangatan na yung kanilang bubong. Kasi po, yung mga bahay dito sa probinsya namin is gawa lang po sa mga kawayan, yero, kasi may hirap lang po yung karamihan dito. Yung hanap buhay lang po nila is yung pangingisda, pagsasaka, na talagang napakahirap pong tingnan ng mga kababayan natin na nagsasuffer sa ganitong kalamidad. Batid din po natin na sa panahon ngayon is meron pa po tayong COVID. Hindi pa rin po sila nakakapagtrabaho ng maayos. Tapos
dadatingan pa po ng sunod-sunod na bagyo. As in, halos hindi na po tumitigil yung ulan, malalakas na hangin. Hindi na po sila nakakapaghanap buhay. Makikita nyo po talaga kung gaano kahirap yung dinaranas ng mga yung masasabi nating may hirap na pamilya dito sa Pilipinas, lalo na dito sa may lugar namin. Kasi nasaksihan ko po sila na pag tumatawag na po yung sa barangay, na lumikas na po yung mga tao na sa tabing dagat, makikita nyo yung mga bit-bit nila na mga unan, mga kumot, nakabalot sila sa plastic. Tapos kahit yung mga hayop nila, yung manok, yung baboy, yung kaunti nilang kabuhayan talaga is sinisave nila. So nakakalungkot po talaga na nakita ko uli, na open mind uli yung na open uli yung aking mata sa kahirapan ba. So na-compare ko yung buhay na namin diyan sa Europe, yung napakalaki pa rin namin kung tutuusin, dahil meron kaming pinagkukunan na kaunti compared dito sa aming mga kababayan. Talaga na hirap sila sa buhay, na kahit yung pansaing nila, makikita mo naman hoy, makikita natin yung sa pangangatawa nila, sa itsura nila, na talagang hirap na sila. Sabi ko nga, life is so unfair, naiiyak ako kasi nakita ng dalawang mata ko kung paano yung dinaranas ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas pagka ganito may kalamidad. Tapos meron pang virus, hindi sila makalabas. Sobrang higpit po dito sa Pilipinas talaga. Hindi ka makakalabas nang wala kang face mask. Tapos pagpasok mo sa mga palengke, kailangan may face mask ka, kailangan meron kang face shield, tapos meron ka pang mag-fill up ka pa ng address mo, ng telephone number mo. Tapos che-check ka kung meron kang fever, mga ganun. So, mabuti na rin po yung ganun, dahil mahirap na bansa nga ito. So, pinoprotektahan nila talaga. Ina-avoid nila yung pagdami ng virus. Kaya, ayun. Bali, 3 weeks na ako dito. So, 4 na bagyo na rin yung dumaan. 2 napakalakas. Talagang kahapon ho, lumuwas ako. Uniwanan ko muna yung probinsya namin sa Quezon. 2 na nakakaraan yung bagyo, pero bahambaha pa rin po doon sa dinaanan namin. And then napakaraming mga tumbang malalaking puno, yung mga sagingan, talagang ang daming nakadapa. Yung mga tubigan, yung palayan, napuno na po ng tubig. At yung mga magsasaka, nakita ko na tinatry nilang tuyuin yung kanilang mga palay sa kalsada. Maiitim na po. So, talagang nakakaawa silang tingnan. Talagang kaya lalong naghihirap yung mahihirap kasi sa mga ganitong pangyayari dito sa Pilipinas. Palaging may calamity, palaging may ganitong nangyayari. Tapos ganito pa nga ho, may virus na ganito na sa COVID. Hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Kumbaga, napakahigpit pa ng bawat bayan dito. Yung pong ibang bayan dito sa Pilipinas, medyo nagluwag-luwag na. Pero yung ibang bayan talaga is, hindi ka basta makakapasok. Makakapasok ka, pero ika-quarantine ka nila. So, kaya lang ako nakapasok dun sa aming bayan is dahil kompleto naman po ako ng papeles ko. Dahil mula nung paglapag pa lang namin ng airplane is, na-quarantine na kami. Na-swab na kami, tapos hinintay namin yung result. So, nung negative, so, nakauwi na kami sa aming bayan. Kaya po, tayong nasa abroad, yung pong mga medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Give love po. Let's share dun po sa mga taong nangangailangan talaga.